Okay, so question muna. Abang may iba yung doon pa. And my question so far. Geraldine, may tanong. Sige po, question po. Sige po. Saan nakuha yung Baptist Church? Sa nagmula. Okay, ulitin ko ha. Sa nagmula yung Baptist? Sa makinig na, makinig. Ano pinagkakaguluhan niya dyan? Ano pinagkakaguluhan? Ha? Ah, sige, tapusin na. Ano lang? Oh, huwag lang kayo maingay. Pwede naman, di ba? Sulat naman eh. Huwag na magpadali. Okay. Tanong. Ang tanong po ay ganito. Saan naggaling yung Baptist? O, yan po. Ulitin ko lang. Actually, sinabi ko na mga ilang beses. Pero siguro na-miss nyo kasi ang pinag-usapan natin yung mga false teacher. Di ba? False prophet, false churches. Nasaan yung Baptist doon? Pastor. Ayun, o, nasa gilid. So, meron ng mga Baptist sa 33 AD. Andun na yun. Okay? From the early churches, dumating yung Catholic, dumating yung mga Dark Ages, dumating yung Reformation, dumating yung apostasy, dumating na lahat. Nagkaroon ng maraming church, maraming sekta. Nasaan yung Baptist? Laika, nasaan yung Baptist? Nasaan yung mga tunay na churches? Kasi ang dami. Sila yung makapangyarihan. Saan? Kala ko naman. Nasaan yung Baptist? Nasa gilid. Eh, sabi ko, gumanyan pa ako, di ba? Andun lang yun. Hindi tayo maingay. Bakit wala tayo sa history? Hindi na tayo sikat eh. Galit nga, pinapatay nga yung mga Baptist. Pal. Sinong istorya mag-usulat sa'yo? Though actually, meron sa mga historian, balik ko yung kaninang ano ha, hindi ko kasi papakita kasi medyo maliit. Pero yung mga Anabaptist, yung mga ito, hindi ko ma-zoom kasi mahisira, di ba? Hindi ko pa naayos ito eh. Pero ito yung Novatians, mga Polisians, mga Donatist, mga Albigenses. Ayun yung mga tawag sa Baptist. Eh, pastor, ba't ganun ang tawag sa... Kasi nga, yung mga leader nila, hindi naman kilala. Nakikilala lang sila sa mga pangalan ng leader nila. O kaya, yung lugar kung saan sila ay medyo sumikat. Okay? Anong ginagawa sa kanila? Pinapatay sila. Doon lang sila napunta sa mga recorded history. Pag may sinabi, pumunta yung mga Catholic, ano doon, pinatay yung mga taga-Waldenses. Doon tayo nasulat. Okay? Pero hindi na uubos yun kasi mga soul winner yun eh. Sino yung mga Polisians? Ganun din. Mga, ang tawag nila heretic. Sa history books, ang tawag sa atin, heretics. Kasi pinapatay nga eh. Eh, mga heretic pala, sa palagay nila, heretic tayo. Yun ang tawag nila. Pero sa recorded history, bakit sila pinapatay? Ganun nga, nagbabaptize ng mga matanda. Yung mga Catholic ang binabaptize, baby, mali yun. Sino natuwa doon sa ginawa kanina? O, parang gusto yung kutasan yung pare. Diba? Loko-loko to. Ganun turo nila. Therefore, yung practice nila, ganun din. Pero yung mga nagbabaptize ng malaki, yung katulad natin ngayon, uy, nagbaptize ng malaki doon na patayin natin. Pinapatay sila. So, na-record tayo sa history. Kaso, andun sa pinapatay. Tayo sinusubukan nilang ubusin bago dumating yung ano nga kahit na meron ng ano, diba, ang pangako nga ni kanina yung Roman Emperor si Constantine, ang pangako niya statewide hindi na bawal ang Christians. Yay! Kaso may mga ano pa rin, mga Baptist, yun ang pinapatay. Sabi lang nila yun, state religion ng Christian, pero yung brand ng Christianity nila, naiintindihan yung brand, ibig sabihin yung aprobado lang nila. Para sa Pilipinas, pag nilista mga Kristiyano sa Pilipinas, kahit tingnan nyo sa Wikipedia, walang Baptist doon. Ang meron doon, others. Tama ba yun? Hindi nga tayo kilala eh. So, ganun din tayo dito sa history. Nasaan yung mga Baptist dyan? Ayun, yung pinatay. Anabaptist,
doon lang tayo nakilalang Baptist, inalis na yung Ana kasi nga, sa England, nung time na yun, hindi na sila bawal. Pero in-embrace nila yung Ana Baptist, re-baptizer, kasi, okay yun, sige, ganun lang talaga ginagawa naman talaga natin, di ba? Binaptize ng baby, ibabaptize ulit natin yun. So, in-embrace na nila yung, ano na yun, na label sa atin. Parang yung word na Christian. Dati, pangit yun eh. Para sa kanila, kasi ayoko maging Kristiyano kasi parang pinapatay din mga Kristiyano. Eh, totoo namang talagang makakristo tayo. So, sige, tawagin niyo kami Christian. Ganun yun. Sa Bible, alam niyo ba, ginamit ba yung word na Christian sa Bible? Sa Bible mismo? Meron, pero ano lang, tatlo lang. Tatlo, dalawa. Naga lang, ha? Tatlo. Kala ko Christian book to. Kasi nga, hindi naman dati ganun ang tawag sa atin. Ang tawag lang, the way, the disciples of Jesus, the believers, ganun lang yung mga term dati. And then, syempre, the church, okay? Pero Christianity, Christian, nilabel lang yun later na. Matagal na, panahon na ni Paul, okay? So, ang tanong, nasan yung Baptist? Ayun, kuha na ba? Nasan yung Baptist, Nadine? Nasa gilid. Pero andun na, di ba? May mga Baptist na hindi sikat, hindi tayo nagpapaluhod ng mga emperor, okay? Hindi tayo, wala tayong sariling bansa, okay? Wala tayong ganun. Pero andun tayo sa gilid, so andun pa rin tayo. Pero throughout history, kaya nga may tinatawag na booklet yung Trail of Blood. Yung Trail of Blood, maganda yun, binigay sa akin yung pastor dito yun. Nasa internet, meron lang yun. Hanapin nyo rin, Trail of Blood. Bakit trail? Pag sinabing trail, nag-trail ba kayo? Yung mga bike, di ba, nag-trail, ibig sabihin, daanan yun, na makitid lang. Pag sinabing Trail of Blood, pag inaral mo yung mga, nakanina pala yung, kay Jamie ba? Kay Jamie. Pag, sino kaya itong mga tao lagi pinapatay? Wala naman silang ginagawa. Di ba? Ba't sila pinapatay? Yun yung mga Kristiyano pala. Kahit sa US, ang dami ng mga Protestant doon sa US, umalis sila sa Europe kasi nga, Catholic yung Europe eh. Bira, sinundan pa sila ng mga Protestante, pinatay din sila. Okay? So, siguro gusto mamatay dito. Para sa Panginoon. Yan, sana, totoo yan ha. Pero kung hindi kayo maka-attend ng church, hindi kayo nakikinig, lalong hindi kayo mamatay para kay Jesus. Okay? So, anyway. Question pa. May question pa po? Question. Ano? O bakit maraming... ako tatanong sa inyo. Aba nag-uugas yun, no? Bakit maraming churches, Mika? Bakit maraming churches? Kasi iba yung iba. Ba't iba? Kaysa lang naman Bible. Ilan ba Bible? Pero yung tunay na Bible, ilan? Isa lang, di ba? Ay, ba't nga maraming churches? Hindi, tama ka na eh. Ba't maraming churches kung isa lang ang Bible? Kahit sino? Pag ginagawit mo ni Satan para manlig lang po ng mga tao. Okay, yun. Para hindi mamayagpag yung tunay, ni-neutralize tayo. Alam nyo ba yung term na neutralize? Gusto kong gamitin yan eh. Pag sinabing neutralize, minsan di ka naman kailangan ubusin. Kailangan mo lang bawasan. Ganyan yung mga yan. Ang Diyos naman, hinahayaan ng Diyos kasi tumitibay din naman tayo. Okay? So, pag sinabi ko neutralize, minsan, ang ibig sabihin ng patayin. Yung iba pinapatay. Eh, di naman inaalaw ng Diyos na maubos tayo. Okay? So, ganun yun. So, bakit maraming churches, sinusubukan ng Satanas na matayin tayo lahat. Hindi naman niya kaya. So, hindi inaalaw ng Diyos. Okay? So, dapat, dati pa lang, ubos na tayo dapat eh. Ngayon, ang style nila ngayon, yan, lulunurin tayo sa maraming churches. Katulad noon, nahihirapan kaming i-follow up yun kasi wala kami contact dun eh. Ilang taon lang, yun, agate na yung mga bata sa iba. Kasi lagi sila may malilipatan. Ganun yan. Eh, alam na natin yung mga paray, loko-loko yan eh. Eh, dito na tayo sa born again. Di ba? So, ganun pa rin, mali pa rin. Ngayon, ang daming mga tawag dito, mga fellowship, yan naman ang maraming ngayon. And then, mga Pentecostal pa rin, and then yung mga Yeshua, mga Judaizer. Ang daming peke, konti lang ang tunay. Kaya, nasabi siya, matalino kayo,
dito, sabihin niyo, basta tunay ka ba talaga? Di, alamin natin. Ano bang tanong mo dyan? Ito yung Bible. Ito yung practice natin. So, sinong mali? Sinong tama? Amen? Question? Ibig sabihin, ibig sabihin, may advantage yung sinabi ni Jesus na, kung sino nagtatapos sa kanya, magpe-persecute. May advantage. Sabi tama yung persecution. Yes, okay, normal 'yon sa persecution. Sabi ni sa Bible, hindi siya si Jesus yun. Sabi, "And ye all that shall live godly shall suffer persecution." Sa Tagalog, sigurado 'yon. Kung gusto mo maka-Diyos, susunod ka sa Diyos. Talaga susunod ka kahit anong gusto gawin nila sa iyo. Sigurado, ma-persecute ka. Ano yung ulit yung persecution? Wayne, alam mo na ba yung term na yun? Persecution. Ibig sabihin, uusigin ka. Wala kang ginagawa. Bigla kang kukutusan. Ang dami-dami nyo. Ba't ikaw yung pinili? Ikaw yung Kristiyano eh. Alam nila, hindi ka papalagi. Alam nila, hindi ikaw yung... Diba? Sumusunod kasi yun. Ibig sabihin, hindi ikaw yung ano, papatulan mo yung kalokohan nila. Alam nila yun eh. Kaya ikaw pagtitripan yan. Ganun. Okay? Ano pa? Question pa bago natin tapusin to. Ito na lang tayo, isang block na lang to. Medyo, ano to, medyo nadaanan na rin natin last time. Ah, hindi. Balikan muna natin yung mga, ano naman, mga local. Ito yung mga problema natin dito. Kasi sa Ireland po to galing eh. Baptist Church sa Ireland. Kaya hindi niya kilala yung mga dating daan. Iglesia ni Manalo. Okay? Ah, sige, dumaan na tayo muna. Hindi natin na daanan eh. Kailangan yun eh. Iglesia ni Manalo. Okay. Yan. Walang iglesia ni Manalo ah. Hindi, yan ang tawag nila sa kanila, sarili nila, di ba? Iglesia daw sila ni Kristo. Ano ang paniniwala nila? Non-Trinitarian, yun pa lang, di ba? Ano yung sabihing Trinity? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Yan ang original. Biblical yan. Pareho ba yung ama tsaka yung anak? Nagkakaisa sila, pero pareho ba sila? Ulitin ko yan, Trinity natin. Para makuha din natin, dali ah. Yung ating church files ba yan? Screenshot, hindi, ito, downloads. Yung files. Okay, ito yung ating ginagamit na parang diagram para maintindihan natin ano yung Trinity. Ano yung Trinity? Isang Diyos. Ito. Itong Diyos. Okay? Merong Ama, Anak, and Holy Spirit. Ilan yon? Tatlo yung pastor eh. Pero yung pagkabuuan nila, isang Diyos lang. Kasi pag kulang yan, ang kilala mo lang Diyos, yung Holy Spirit, bahira naman yun eh. Karamihan ang alam nating ano, yung Ama. Okay? Yung Almighty. Sino ba ang Almighty God? Si Father o sa Son? Father. Tingnan natin sa Revelation. Huwag yung susulatan yan, ha? May linisin ni Stephen yan. Revelation 1. Okay, pakibasa niyo sa 8. Ready, go. Okay, sino ba yung ano? Yung dati na, yung ngayon, at darating uli. Sino ba yon? Jesus. Jesus, di ba? E ba sabi dyan, the Almighty? O sino yung Almighty ngayon? Jesus. Lahat sila Almighty, kasi lahat sila Diyos eh. Okay, ulitin ko ha. Ang Diyos ay ito. Pero may separation, makinig.
Anong problema? May tanong ba kayo? Ha? Question? Wala, o dito muna tayo. Mamaya, uwi na tayo po mga ano, mga alas 8. Hindi. Mga ano lang, saglit na lang. Mga 30 minutes, okay? Schedule naman natin is ano eh, alas 5 eh. Pero, feeling ko, tapos na tayo. Pagkatapos ito, dating daan, Iglesia ni Manalo, tapos yung huling block kanina, tapos na yun, okay? Ito muna, Trinity. Pag sinabing Trinity, ito yung sinasabi sa Bible. Okay, ulitin ko ha, dito. Basahin lang sa Bible kasi baka sabihin nyo, hindi naman Bible yan. Basta sinabi ko lang dito, si Alpha and Omega, si Jesus, siya rin yung Almighty. Sabi rin, ilalong, may sarili bang pangalan ng tatay, ang ama? Meron, di ba? Ang anak, isa ba sila? Okay, kunwari ako si daddy ko, di ba? Si Daddy Joe. Jose Sambo. Okay? Ako, Ace na lang. Ace Sambo. Okay? So, pag tinawag, Brother Sambo, walika nga dito. Sino lalapit? Sino lalapit? Eh, pareho kami Sambo eh. O, di ba? Ambiguous. Pero tama rin yun kasi pareho kami Sambo, di ba? Pero pag tinawag ko, Brother A Sambo, ay, ako yun. Hindi siya yun. Okay? So, ganun din ang Diyos. Okay, tingnan nyo dito muna. Sabi nito, go ye therefore and teach all nation, baptizing them in the names. Names ba sabi? Name lang, di ba? Singular. Isa lang pangalan. Pero sasabihin nito, tatlo. So, isa lang sila, pero tatlo. Basta, hindi ko maintindihan yun. Hindi. Ang Diyos ay hindi mo pwedeng bilangin. Okay? Hindi siya confined ng space and time and number. Pero, naiintindihan natin, basta siya ay may ama, may anak, may Holy Spirit. Kasi yung sinasabi sa Bible, at sa Genesis, ano pa lang, 3 pa lang, ano sabi doon? Genesis 1. Mamaya, mamaya, punta natin yan. Sabi dito, in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. Ilan ang Diyos? Isa lang ang Diyos, pero tatlo sila. Ang hirap, di ba? Mamaya, punta natin yan. So, tingnan natin dito sa muna sa Genesis 1. Nakakalito naman, Pastor. Hindi, andali lang. Okay, first chapter ng Bible. Ilan ang Diyos? Pakibasa, ready, go. And God? And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Okay, ganito. Ilan ang Diyos? Ang sabi dyan, and God. Isa lang, di ba? Ang Diyos ay nagsabi. Ang sabi ng Diyos, gumawa tayo. Ba tayo? Ilan ba ang Diyos? Pero sabi tayo eh. Gumawa tayo ng tao sa ating kawangis. Atin. Pag isa lang, gumawa ako ng sa aking kawangis, di ba? Eh, ba't sabi dyan, our image? Inulit pa. After our likeness. So, ilan ba ang Diyos? Isa lang, pero tatlong persona ang tawag natin doon. Okay, medyo mahirap itindi sa Tagalog, pero pag sinabi kasing person, ito yung, yan, nagsasalita, nagagalit, natutuwa, ganun ang ano eh, person. Okay? Kahit hindi siya tao, person siya. Andan nyo yun ha. Okay, ganito yan. Kaya nirepresent natin dito. Paulit-ulit yung sa Bible. Tingnan parang isa. Sorry. Yung mga medyo malinaw na lang. Binanggit ko siya sa Matthew 18, then sa Genesis 1. Tingnan natin sa Hebrews 1. Yes, dito ba sa John 1. Okay? Tingnan natin ito kanina eh. Sabi dyan, kayo ulit. Ready, go. Okay, sandali. Sino yung word na yan? Later, si Jesus yan. Pero sabi yung word ay kasama ng Diyos. Makinig. JB ba? JB? Importante ba yan?
Mamaya, may time tayo dyan. Okay. Ang nang panimula daw, ito yung salita. Okay? At yung salita ay kasama ng Diyos. Iisa ba yun? Obviously, magkaiba, di ba? Kasi kasama niya itong isa. So, hindi siya yun. Pero sabi ito later, sabi niya, ang salita ay Diyos. So, parang may lumalabas talaga na hindi lang isa ang Diyos. Pero again, isa sila, nagkakaisa sila. Yun ang gusto kong matandaan niyo sa term natin, nagkakaisa sila. Ibig sabihin, hindi sila magkokontrahan. Eh, gusto ng ama, ganito. Gusto ng anak, ganyan. Separate sila, pero hindi sila nagkokontrahan kasi nga, wala naman silang mali eh. Pag sinabi ng isa, alam ko, ganyan naman yan eh. Tama yan. Diba? Yung madalas, inuutosan ng tatay, yung anak. Pwede bang utosan yung sarili mo? Wala ka namang sinawalo nun, diba? Eh, sabi sa Bible, si Kristo ay sinugo ng kanyang ama. Yung Holy Spirit ay sinugo ng Diyos. O sino man yun? Si Jesus man yun? Basta hindi sila yung Holy Spirit, iba sa kanya yun, okay? So yan ha, ito yung Diyos, pero yung ama ay hindi anak. Ang ama ay Diyos, ang anak ay Diyos, ang Holy Spirit ay Diyos, pero yung ama hindi anak. Yung anak ay hindi Holy Spirit, yung Holy Spirit hindi Father. Pero may Spirit yung Father, which is the Holy Spirit. Nakita nyo? So magkaiba sila pero nagkakaisa. Ngayon, ano sabi ng Iglesia ni Manalo? Bungad na bungad pa lang, non-Trinitarian. Hindi sila naniniwala sa Trinity. So kaya ang turo nila, si Kristo, tao lang. Kasi kung si Kristo ay tao lang at merong ama, Diyos din, edi hindi na sasuwakin sa kanila, di ba? So Trinity yung papasok yun sa Trinity. Tatlo. Ano pa? Ito rin ang tinuturo nila, okay? Ang sabi nila, Inc. describe itself as one true church. Sila lang ang tama. Kailan ba sila na-found? Nakalagay dito yan. 1914. Ibig sabihin, walang true church before 1914. Maniniwala ba kayo? Si dating daan, ganun na ganun din ang tinuturo. Kami lang ang tunay. Eh, bago kayo. Sino? Nasaan na yun, di ba? Nga sila masabi kasi nga, andyan ang founding nila. Sineselebrate nila yan, okay? Diyan sila pinanganak kasi diyan sila, yung kanilang human founder, si Felix Manalo, peace be on him, okay? Peace. Okay? In-establish yung culto na yan, okay? So, mali, di ba? And then, gusto kong bigyan daan dito yung kaninang yung sabi dyan, restoration. Ibig sabihin, wala na yung church. Ano sabi ng Bible? Titingnan natin. Ang sabi ng Bible, kanina pa natin binabasa, Matthew 16:18. Ayan, nandiyan na nga siya. Oh. Okay, basa ulit. Ready, go. Okay, ang Panginoong Jesus ang magbubuo, mag-establish ng church. Kaya ba ng demonyo yon yung church? Mawawala ba yon? Kasi sabi ko kanina, pwede siyang mawala yung individual church. Pwede yon. Kasi kung wala dito, mari lang ha, hindi tayo nagtapat, rock and roll na tayo, hindi na King James yung Bible natin. Later, mawawala na yung church. Meron pa rin place, meron pa rin nag-meet, pero hindi na tayo sa harap ng Diyos, hindi tayo church. Kasi, tingnan na natin ha, Revelation 3. Revelation 3. Search ko na lang. Revelation 1, sorry. Hindi, sa Revelation 1, may nakita daw 7 candlesticks. Okay? At sa later doon, sabi doon, yung 7 and the 7, ito, manda. And the 7 candlesticks which thou sawest are the 7 churches. So may pangitain si John, 7 candlesticks. Na sinabi niya dito, in-interpret, di mo kailangan ano eh, hindi mo kailangan hulaan eh. Sinabi dito, yung candlestick na nakita mo, yun ay yung 7 churches. So inisa-isa yan, yung Ephesus, yung Sardis, yung Laodicea, yung Phrygia, yung Pamphylia. Sabi ito yun. Sardis, nabigyan ko naman, di ba? Smyrna, and then Philadelphia. Okay? Sinulat yan sa Ephesians, sa Revelation 1. Okay? So ngayon, ano kaya yung candlestick? Yun yung 7 churches. Pero later, sabi dito,
Yan, tingnan nyo, sa Revelation 2:5, sabi dyan, may pagkukulang yung Ephesian church. Okay, church pa rin sila, pero may, hindi na sila nag-soul winning. May ganun ba ngayon? Madami. So, kaya sabi dito, remember whence thou art fallen, alalahanin mo, nagkamali ka, at pag sinabing repent, baguhin mo na yun. Kung hindi ka nag-soul winning, mag-start ka ulit. Basta hindi na kami sanay. Sanayin mo yung sarili mo. Amen? Amen. Sabi dyan, and do the first works, gawin mo na. Or else, I will come unto thee quickly and will remove thy candlestick out of this place. So, ano yung sabihin nung? Kung yung church ay candlestick, ano yung sabihin nung alisin ko yung candlestick sa inyo? Ano yung sabihin nung? Inalis ko na yung? Church. Yung church. Eh, may tao pa rin. Anong tawag na sa kanila? Church pa rin ba yun? Hindi na church yun. Okay? So, ganun po yun. Actually, logical naman eh. Pag ginagawa, kaya kayo church, meron kayong trabaho. Tama? Pag hindi nyo ginagawa na yung trabaho nyo, iba na rin yung turo nyo, yung mga next generation, hindi na nila narinig yung tamang turo, ano na mangyari sa kanila ngayon? Wala na yung church. Kahit pa nag-meet pa yan, kahit mapera pa yan, hindi nila sa church. Okay? So, pero, uy, sandali, sabi ni Iglesia ni Manalon, nawala na daw yung church. Kahit sabi kanina, the gates of hell shall not prevail against it. Okay? Interesado ba kayong makinig? Sino ba nang gugulo dyan? Umalis na lang. Kasi yung iba gustong makinig, eh, nakikita, nagkukulitan yung iba. Hindi kami nakipagbiroan dito. Amen? Marami na akong pinaalis dito. Hindi nyo pa alam ngayon, alam nyo na, di ba? Mga bata pa naman kayo, so mag-ayos lang, okay? Sorry po. Ayan. Okay, ulitin natin na, Iglesia ni Manalo, ganun. Sabi nila, ay, wala na yung church. Lahat na nawala. Ang sabi ng pangako ng Diyos, hindi. Sabi kanina ulit, and the gates of hell shall not prevail against it. Ano yung it? Yung church. Okay? So, nung tinayo ng Panginoon yung church, forever na yun nandun. Pero, yung mga individual church, kunwari nga, sinabi kanina, pito yun eh. Yung karamihan doon, yung lima, may problema. Kaya, winawan, hoy, kayo, pag hindi kayo nagbago, parang kayo din, kunwari. Ngayon, kung ligtas kayo, ligtas kayo. Okay? Pero yung church kasi, inaalis ng Diyos yun. Okay? Hindi yan. So, ngayon, yung mga individual church, pwedeng mawala na. Pero, dahil nakapagtanim na sila, meron na naman dito, meron pa doon, mawawala ba yung tunay na church? Hiwa-hiwalay na yun eh. Parang Bible din. Alam nyo ba, ang galing ng Bible eh. Kaya yung pito yung sinulatan agad ni John, alam nyo bakit? Hindi sinabi dito, pero ang maganda pag sumulat ka ng pito, napaka-importanting document, okay? Kahit ngayon, ginagamit yan sa technology, sa IT. Sino gusto mag-IT dito? Wala akong fans dito. Well, Sep gusto eh. Anyway, Joshua, ginagamit niya sa IT, alam niyo ba yon? Para hindi maloko. Kasi sa IT, sinusulat lang yun eh. Message. Puk! Bumili si Mika sa Lazada, ng ganyan. Sila lang nakakalam nun. Pero sinasabi nilang blockchain, sinesend lahat yun sa kanila. So pag may pinagdudahan ka, bumili ba talaga si Mika ng ganito, kay ganito, sa ganitong halaga? Nakasulat yun sa maraming place, hindi mo pwedeng dayain. Okay? So, ganun din dito. Pag nag-send siya ng Bible, copy yon, exact copy, eh marami nagkukorap ng salita ng Diyos. Di ba? Nabanggit kanina. So, pag sinend ko sa number one, sa Ephesus, sa Phrygia, sa Thessalonica, wala pala sa Thessalonica dito, kalimutan ko tuloy, sa Laodicea, saan pa, sa Philadelphia, Smyrna, di pito yan eh. Parang may mali dito kasi nabasa ko na itong libro ito eh. I-check ko nga kayo ganyan sa copy nila. Pag chinek ko sa copy niya, mali yung kanya. Chinek ko yung copy dito, mali pa rin siya. Malamang ako yung mali. Di ba? Intindihan niyo ba? So, ganun yun. Magaling ang Diyos. So, nung kinapi yan, hindi mo na pwedeng pikiin yan. Alam ka naman pikiin mo lahat yun. O, puta ko dito. Alisin ko ito. Tapos, edi nahalataan na nila yun. Di ba? So kaya ganun din sa church ngayon. Kunwari, merong pitong church. Yung isa, inalis ng Diyos. So, anim na lang ang tunay na church. After how many years, magre-reproduce na naman yun. Lalabas na naman yung iba doon. Magpapasto naman sa ibang place.
sabihin natin nag-1,000 na yung mga churches na established, marami tao na yun, di ba? Yung 10 doon, alam mo na, nagloko na, mamamatay ba yung church? Hindi pa rin. Kasi kumakalat pa yung mga nagtatapat sa Diyos. Nakita niyo yun? Kaya hindi ka pwede magyabang sa Diyos. Kasi hindi pwede sabihin niya, ah, sige, Lord, hindi mo ginawa yung gusto ko. Magloloko kami, sige. Hello, sige, magloko ka. Diba? Hindi pwede nga yung Diyos kasi meron na siyang ibang churches. Amen? So kaya ito sinasabi ng iglesia ni Manalo ngayon at hindi lang iglesia ni Manalo. Pati yung mga marami pa dyan, yung sinabi ko kanina yung kilala namin. Okay, sabi nila, ah, nawala na yung tunay na church. Kaya, 1914, si Felix Manalo ay dumating at in-establish ang tunay na church. Yes! Kaya kami lang ang tunay. Loko-loko. Hindi pwede yun. Amen? Pag may nagsabi nung kahit sino, alam mo agad kung alam yung Bible, ha? Kung alam yung Bible, sabi ng Bible, ah, nasabi ni Jesus mismo, hindi mawawala ang tunay ng church. Sabi nila, nawala daw ang church. Ganun ang Mormons, ganun din ang iglesia ni Soriano. Dating daan, ganun din. So alam mo agad na kasinungalingan. Amen? Amen. So hindi pa nabanggit yung tao lang si Kristo, pero sinabi dito yung nantinitira. So tapusin natin sila. Amen? Next is yung dating daan. Tapos na tayo later, mamaya. Dating daan. Ang dating doon. Biruin mo, may sarili na silang ano, Wikipedia. Okay, ang pangalan talaga ng church nila is Members Church of God International. Tinde, di ba? Kasi gusto nilang talunin yung iglesia ni Manal, ni Kristo, ang sabi nila, Kristo. Sila naman, iglesia ng Diyos. Sino ang tunay doon? Parehong tunay yun. Yung pangalan. Pero sila, hindi na yung sarili. Kunwala ko, tinawag ko yung sarili ko. I am Dr. A. Sambo. Kamusta kayo dyan? Gusto mong paggamit sa akin? Hindi ako doktor, pero tinawag ko yung sarili kong doktor. Doktor na ba ako? Ibig sabihin? Diba? So, ganito ginagawa itong mga loko-lokong to. Diba? So, tayo kaya tayo, hindi tayo na gano'n. Jesus Christ Baptist Church. Hindi tayo nakipag-ano dito. Kaya lang natin binalagay ng label to para kilala ng tao yung local natin. Amen? Yung local congregation church dito, parang pangalan tayo, lalagyan sa sec. Okay? Pero hindi mo kailangan pagandahan ng pangalan. Sila, pag nakausap mo itong mga to, ganun lagi sabihin sa'yo. As if naman may sense yun. Anong pangalan ng church nyo? Nasa Bible ba church? Ganun sabi. Eh, independent Baptist nga yan eh. Alam ka namang ilagay natin lahat dito, yung discerning word. Dito rin yun eh. Pero hindi exactly ganun. Okay? Anyway, tingnan natin yung mga paniniwala nila. By the way, ganun din to. Sila nga lang daw yung tunay, which is mali, obviously. Anong background, pre-broadcast? Mali. Dito tayo sa kanilang church. Okay? Quote and quote. Ano ang pinaniniwalaan nito mga to? They believe in God the Father, Jesus Christ the Son, and Holy Spirit, but they adopt a non-Trinitarian orientation. Ngayon ko lang nalaman yun, ha. So, ganun din pala sila. Hindi ko alam yun. Masang alam ko lang kasi sa mga kulto naman, yung salvation, mali sila. Okay, yung iba sa inyo, sasya na namin kayo mamaya, ha. Maintindihan yung ibig sabihin ng kaligtasan na tunay na sigurado kayo sa langit. Okay? Sila hindi. Pag tinanong mo yan, sigurado ka ba sa langit? Wala nakakatiyak. Walang pinagayo. Pare-pareho. Katolik, pare-pareho yan. Wala nakakatiyak. Kasi nga, hindi sila ligtas. At naniniwala sila, para kayo maligtas ay, kailangan gumawa ka ng mabuti. Maganda naman yung gumawa ng mabuti, kaso maliligtas ka ba rin? Hindi. Kamaya, ma-share natin sa kanila yun. So, ganun sila. So, ngayon, nakita ko lang dito. Hindi ko siguro kung totoo ito, pero, yung sabi dito, hindi rin sila Trinitarian. Okay? So, yun lang. Kasi, so, kasi itong si Perez, dyan doon nagsimula, Kesyo si Perez, and then si Soriano na. Pero actually, may kahati si Soriano, kasi nag-away-away sila. So, ngayon, hindi rin nila matrace yung sarili nila sa tamang church. Okay? At yung iba actually dyan, galing daw sa Iglesia ni Manalo. So, hindi natin kailangan pagtalunan yun. Kung nanggaling ka doon, para kang Protestant, Iglesia ni Manalo, parang ganun. So again, yung mga Protestant like Lutheran, Calvinist, nanggaling sa Catholic, ano mangyayari? Nadadala nila yung maraming turo ng Catholic. Ganun po yun. So ganun din to. Sige ba? Wala ko pong perfect yung Bible ko, wala ko pong
Sa Tagalog, medyo... Bakit? Kasi po yung Tagalog po yung gamit po nila lang. Totoo yan, okay. Tsaka, dati nakikiking James dati yan. Pero ngayon, hindi na rin. Kasi nga, mayayari sila eh. Pag nag-King James English ka, lahat ng mga false teacher ma-expose eh. So ngayon, yung sali ng Tagalog sa King James, yung ginagamit natin dyan, medyo okay-okay na rin. Kaso New Testament lang yan. Okay? So kaya medyo nag-aanap pa sila daw, yung sponsor natin ng Bible. Nag-aanap pa sila. Ginagawa pa lang nila. Eh, yung Pilipino kasi, hindi nila priority. Gusto mo, tayo mag-translate. Eh, kasi matayo, marunong na tayo mag-English na. Hindi na tayo. Ako yun ang posisyon ko ha. Pero maganda rin yung Tagalog. Ginagawa ko na lang. Gagamit yung English, tatagalogin ko. Sa preaching. Okay? So, wala na masabi dito sa Soriano na to. Except yung nakakatawang ano nila, anong ginagawa nila. Kasi, parang pop si Soriano dyan eh. Alam niyo ba yung ginagawa nila? Wala silang pastor. Gagawa nila, pag may meet sila sa isang, kung anong church ba tawag doon, aalis sila sa lelas nila, tapos, manunod ng TV. Alam niyo ba yon? Sinong, saan nga nakita ng church na ganun? Hindi sila makapag-raise ng mga maayos na preacher. Ganyan na actually, kahit ganun yung mga ano eh. Ganyan kasi, mahirap manloko ng tao, di ba? Mahirap yun. Kasi expose ka agad ng katotohanan. Ito eh. Pag may maloko-loko dyan, edi may sinasabing mali, buksan ko lang yung Bible, tapos na siya. Kaya ganito, yung mga kulto na yan, hirap yan mag-produce ng ganung kasinungaling at ganung agaling magsinungaling. Hirap sila. Kaya ang gagawin nila, meron silang mga utusan lang dyan, mga uto-uto, tapos yung pinaka-demonyong leader, siya lang yung nag-iisa dun. Itataas na lang nila yun. Kasi hindi nila kaya mag-produce ng mga pakaraming ganun. Hindi inaalaw ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen? Kaya ginagawa ng iglesia ni Manalo, sorry, dating doon, ano, nanonood lang ng TV. Sino gusto ng church ng ganun? Sige po, tayo pa yung mag-church na. Upo na kayo dyan. At manonood tayo ng debate ng Soriano. Kung saan niya tinalo, ang Baptist, ang ano. Church na yon. As puro payabangan niya kaya. Nasa impyerno na po Soriano. So, pumalit na si Rason. So, ano pa? Basta, sobra ka lang paano mo sabi sa impyerno. Mali tinuturo eh. At malawakan. So, impyerno po yun. Hindi ako naniniwalang maliligtas pa yun ng ano. Biglang naligtas, biglang may nag-share na baptist, gano'n. Ano pa? Question ba? So, yan, mayaman din po yan, oh. Sorry, ano, okay? Kasi, napansin ko kasi, yung mga kulto, talaga may nag-fund din sa kanila, eh. Katami dyan, mga Hudyo, mga, alam mo na, mga nakto din ng demonyo. Tsaka yung ibang ayaw sa totoo. Okay. Tapos na tayo. So, balikan na natin yung ating... basta, tinakil ko lang yung dalawang medyo kilala dito. Siyempre, Catholic, and then, Iglesia ni Manalo, and then, ating daan. Meron pa ba kayong alam? Kibuloy. Oh, so, very good. Ating natin si Kibuloy. Sobrang loko-loko naman. May naniniwala ba doon? Actually, meron dito yung ano. Dito sa... Yun, sa Baybay Sapa. Sabi ko kina Irish, pwede ba ako mag-ano dyan? Ay, ayaw ng ano ko eh. Mabalitaan ko yung nag-service doon kay Buloy. Tingnan natin si kay Buloy. Apollo. Kay Buloy. Pero narinig nyo to, di ba? Ginagawa to ng mga meme. Si Raulo din to eh. Anyway, ito lang yung gusto kong ano. Ito lang. He has made claims. Hindi lang isa. Madalas yan. Siya daw ang the appointed son of God. Loko-loko, di ba? Sa Tagalog, siya daw yung Jesus. Si Jesus yun eh. Tapos siya na yung appointed son of God. Loko-loko, di ba? Kaya niloloko lagi ni pastor yan. Self-appointed. Hindi appointed. Siya lang nagsabi nun. Hindi ang Diyos. Hindi rin tayo. Siya lang. Okay. And sabi dito, and as well as being the owner of the universe. So, may tama to sa tok-tok. Okay? Maluwag ang tunod yun ito. So, huwag na nating pag-usapan. Basta, pero yun nga kasi, may isang parang dokumentary sa US. Natatawa siya kasi sabi niya, sa America, mayroong ganito rin. May loko-lokong nag-long hair din. Kaya sabi niya, ako si Jesus. Kaso, walang naniniwala. Kasi, loko-loko nga eh. Tsaka yung mga tao doon, kahit paano, hindi pa ganun kaloko.
eh nagtaka daw siya, ba't sa Pilipinas mayroong isang loko-loko, kaso ang dami na naniniwala, napakayaman, di ba? Only in the Philippines. Kaya sa ano no, hindi ko alam, mga taga Davao ba, syunga-syunga, ewan ko. So anyway, ano pa, may kilala ba kayo? Wala nang maniniwala dyan, pero may maniniwala. Pero at least alam nyo na, at least tanungin nyo lang, naniniwala ka ba talaga dyan? Ha? Sino yun? Ano ba yun? Hindi ko kilala yan, so hindi ko address ha. Sino ba? Yung mga Yeshua, magkakaroon tayo ng separate seminar again sa mga Yeshua Judaizer. Judaizer tawag ko dyan, okay? Na. So, importante din yan. Actually, damay-damay ang Iglesia ni Manalo. Hindi ko lang pala napakita sa inyo, so ayan. Balikan lang sa dito ha. May time pa naman tayo. Ha? Ah? Sa? Wala. Ito na yun, bad. Oh. Hindi natin kailangan bigyan ng sarili to kasi nga, basta alam nyo ng kulto, alam nyo na may pagkakapareho yan sa mga Hudyo, sa Catholic. At wala. Yan, yan, yan. Pansinin nyo yung logo nila. Nakalimutan ko tuloy. Yung logo na yan, kitang-kita mo na agad, nasa demonyo to eh. Nakikita nyo ba yung compass na yan? Masama ba yung compass? Hindi sana, kaso, ha? Compass, ito. Parang paletter eh. Ito, compass. Okay? Gumagawa ng bilog. Yan, isa symbol din ng mga Mason. Siguro hindi nyo alam pa yung mga Mason, Freemason. Sa demonyo din yon, yung mga secretive yan. Yung mga parang paternity. Maraming mga member dyan ng mga presidente. Okay? Kung naaalala nyo yun, kung nanood kayo, no, napanood nyo ba yung kayo, no? Yung pinatay si General Luna. Sino nakapanood nun? Ano sinabi ni General Luna? Siya kasi ang disponipasyo daw ay mga Mason. Diba sinabi dun? Hindi, ang Mason de, parang kapatiran. Parang paternity. Okay? So, yan ang symbol nila, compass. And then, pansinin nyo, mayroong triangle sa baba. Pag dinagdag mo yung triangle sa baba, triangle sa taas, ano yun? Parang seal ng, ano? Israel, di ba? Israel flag. Kikita nyo yan? Sa Diyos ba yan? Yung ibang Kristiyano, sa Diyos daw yan. Pero hindi sa Diyos yan. Wala sa Bible yan. Okay, parang pareho, di ba? Basta sa iglesia, pareho. Tingnan natin yung tetra hexagram. Tawag yun sa, ano na yan, na shape na yan, hexagram, okay? Yan, ito. Sa Diyos ba yan o sa demonyo? Tingnan natin. Hexagram. Yan, six-pointed star. Saan ang galing yan? Historically used in religious and cultural context as a decoration lang daw. Okay? Sa mga medieval Christian tsaka sa mga Hudyo. Okay? Pero, tingnan natin yung history niyan. Nasaan na ba yun? Ayan, no? Adopted by Jewish Kabbalist. Ano yung Kabbalist? Parang ano yan? Inner mga paternity din yan. Okay? Jewish mysticism. Kunwari, kumukuha sa Bible, pero ang ginagawa nila is umingay dyan. White magic arts. Okay? Gnostic. Pag sinabing Gnostic po, ito yung mga kalaban ng mga Kristiyano dati. At sabi dito, Kabbalah acquired some popular occult. Ano yung occult? Kulto. Hindi lang kulto to na parang Kristiyano. Pag sinabi occult, mas matindi yan. Sa demonyo na talaga yan. Tingnan natin ha. Occult. Ngayon, nakikita niyo mga bees na ganyan. Pinapaganda na pala lang ngayon. Pero sa ano lang din yan eh.
sa demonyo yan. Ayan, natin na. Ito. Another feature of occultists is that unlike earlier esotericists, they often openly distance themselves from Christianity. Nakinig ba? Sa Tagalog. Ginagawa nila, pag occult yan, sigurado hindi ka kakampi ng... Kasi nga, ina-expose yan. Demonyo yan eh. So, syempre, hindi sila lalapit sa Christianity, pero bakit sa Udyo malapit sila? Kasi magkakampi sila. Ganun kasimple yun. Okay? Kaya bakit ganun ang iglesia? Ba't mayroon silang ganun sign? Malamang magkakasama sila. Okay? So, yun na yung gusto ko sabihin doon. May question pa ba? Mayroon pang local, ano, kulto? Tapusin na natin to. So, ngayon, pastor, ayun, nahilo na ako, pastor. Ang daming false religion. Lahat na lang, pastor, ano na. Hindi naman. So, ang tanong ngayon, paano ko na lang malalaman ngayon yung... Kung natin, ligtas ka. Kung hindi ka ligtas, maligtas ka muna. Pero kung ligtas ka na, gusto mong malaman ngayon, di ba? Para matulungan mo yung iba. Okay, paano natin ma-identify yan? Iiwas tayo dyan. Ganito lang yan. Meron tayo mga, ano dito, mga telltale signs. Telltale signs. Ibig sabihin, pag ginawa nila to, pag ganito sila, sigurado kulto yun. Okay? So, number one, they have another authority besides the Bible. So, tayo, mga Baptist, Bible lang. Pag sinabi mo, yan ang sinabi ng Diyos, nasan sa Bible yan? Sinabi, kinausap ako ng Diyos, sabi niya, ganyan, nasan sa Bible yan? Ganun tayo lagi. Okay? So, sila, meron pang authority na iba. Besides sa Bible. Ano kaya yun? Nabanggit natin kanina. Ano yan? Saan sila kukuha yan? Sa demonyo. Sa ibang tao. Sa tradition. Alala niyo kanina, tradition. And then, yung iba, may ibang libro, may ibang Bible. Kunwari, yung mga Mormons, may Book of Mormon. Iglesia. Yung Islam, may Quran. Yung magazine lang nila yun. Pero... ang iglesia, ang dami nilang Bible. Kung papanoodin yung programa nila, ako pinanood ko eh. Ganyan yung Bible nila. Siguro mga 11. Kabisado nila yon. Pag ang ganitong katuluan, dito ko kukunin sa ibang Bible. Pag ganitong katuluan, ito ang kukunin ko. Tama ba yon? Ilan ba salita ng Diyos? Kung isa lang ang salita ng Diyos, pwede mong i-combine dito, di ba? Pag sila magkakahiwalay, kasi nga, sila na yung authority, hindi na ang Diyos. Okay? Ano pa? Yan, yung Catholic, marami ang iba pang authority. Okay, bukod sa Bible, yung Apocrypha, and then meron pang mga sinulat ng Church Fathers. Fathers, okay? Mga vision, secret revelation. Next is, they require blind obedience to a human leader. Katulad ng Pope. Sabi nila si Pope, di nagkakamali. Naniniwala ba kayo doon? Pero naniniwala kayo na sinabi nila yon. Inasabi. Infallibility of the Pope. Yan ang ano niyan. Term natin dyan. Okay? So pag hindi mo pwedeng ano si Pope, huwag mo question si Pope. Eh, Pope yan eh. Representative ni Jesus yan. Ganon din yung mga charismatic leader. Bakit sila lang ang leader at bakit hindi sila nag-reproduce? Katulad ni, ano nga, ni Soriano. May mga lokal sila, may mga lokal, pero pinapanood nila, Soriano pa rin. Hanggang ngayon nga siguro eh. Oh, pinireplay lang. Si Rason, parang ano lang siya siguro, mga iba-iba lang. Pero si Soriano pa rin pinapanood. At ano, nag-celebrate sila. Ang galing mag-debate ni Soriano. Pero sa Bible, masama yung debate. Anyway, ito, sabi ba? They have a history of killing and suppressing those that do not agree with them. Intindihan niyo, kunwari. Kunwari, si Juliana, sabi ko, si Kristo ay Diyos, sabi ni Juliana, si Kristo ay tao, patayin kita dyan eh. Papatayin ko ba si Juliana o mapapabaya ko lang siya? Di, ayaw maniwala, di huwag ka maniwala. Ganun tayo, di ba? Pero itong mga ito, pag hindi ka naniwala sa kanya, pag sinabi ko, sinungaling yan, papatayin ka yan. Sino yung mga ganun? Yung iglesia ni Manalo, at saka yung ano, nagpapatayan yan eh. Alam nyo ba yan? Dating daan, Muslim, ganon. Catholic, ganon. So, maniniwala ba kayo doon? Kasi yung tunay, hindi naman ako insecure kung sabihin nyo sa, si Ace, Pastor Ace, heretic yan. Hindi, sige, bahala ka sa buhay mo. Huwag kang makinig sa akin. Ganon lang ako. Pero hindi kita sabihin, patayin kita dyan eh.
Di ba? Itong mga to, talagang literal mo binabatay nila kasi nga, insecure sila. Alam nila, ang katotohanan, matalas to eh. Pag sinabi niya, napatunayan, nakinig ng tao, pinatunayan, si Soriano, kunwari, or si ano na lang, si Manalo na lang. Mayroon sariling armory yan, dyan, sa Central ano, Avenue. Alam niyo ba yon? Parang may sariling military yan. Kasi pag in-exposed sila, kahit ng mga dating member nila, pinapatay nila yon. Iniwala kayo din, hindi. Nagbasa-basa kayo. Kaya takot yung mga ano sa kanila eh. Kahit mga politiko. Anyway. Next. So, nabanggit ko yung Catholic Islam, ganyan yan. So, ganyan na mga kulto. Pinapatay nila yung ayaw sa kanila. Number 4, they usually emphasize obscure passages in the Bible instead of clear ones. Sa Tagalog, may mga bagay po kasi dito medyo mahirap intindihin. For example, isang beses lang binanggit, okay, katulad ng Mormons, yung baptism for the dead. Hindi natin alam exactly kung ano yung sabihin nun. Pero sila, magmaano sila doon, magdudwell sila doon, ha, ganito yan, ganito yan. Hindi nga malinaw eh. So tayo, ang ginagawa natin, yung malinaw, yun ang in-emphasize natin kasi nilinaw ng Diyos kasi importante yun, yung sabihin. Silang gagawin nila yung hindi importante, yung hindi malinaw, doon sila mag-emphasize, tapos gagawa na sila ng sarili nilang doktrina. Kaya nabanggit ko kanina, yung Mormons, naniniwala sila magiging Diyos. Bakit? Ito sabi sa Bible daw eh. May iba bang Diyos? May iba bang Diyos? Ilan ang Diyos? Isa. Dali ah. Ye are gods. Ito, sa New Testament tayo. Ito sinabi ni Jesus. Okay? And Jesus answered them, my name, is it not written in your law, I said, ye are gods? Oh, kita mo, sinabi ni Jesus, may iba pang Diyos. May Diyos eh. May ibang Diyos, maraming Diyos. Naniniwala ba kayo doon? Ilan ba ang Diyos? Eh sabi dito ni Jesus, maraming Diyos. Paano na yan? Patay, uwi na tayo. May explanation yan, okay? Hindi yan Diyos, Diyos-Diyosan yan. Diyos ba yung Diyos-Diyosan? Hindi tunay na Diyos, pero tinatawag na Diyos. So, minsan tinatawag natin Diyos, pero Diyos-Diyosan yan, nililinaw natin. Okay, kaya sabi rin dito, yan, sabi dito, how be it, sa Galatians 4:8, nilinaw ni Paul, when ye knew not God, ye did service unto them which are by nature are no gods. Nung hindi pa daw nila, makinig, nung hindi pa nila kilala yung tunay na Diyos, naglilingkod sila sa mga Dioses. Mga maraming Diyos. Pero later, sasabihin niya, Diyos-Diyosan yun. Okay? Ito. First Corinthians, yan. For though there be that are called gods, okay, maraming tinatawag na Diyos, mga Diyos, whether heaven and earth, as there be gods many and lords many, sabi dito, pero, but to us, there is only one God. Nakita niyo yun? Tinatawag nilang Diyos yung, pero hindi yun Diyos. Yun ang ibig sabihin doon. Anong ginawa ng Mormon? Kinuha lang nila yung, maraming Diyos. Therefore, magana tayong gawa tayo ng kwento. Sino kaya maraming Diyos na yun? Siyempre, kung isa lang ang Diyos dito, baka isa lang sa earth, pero sa Mars, may another Diyos. Ganun ang tinuturo nila. Para naman loko-loko yun eh. Yun ang tinuturo nila. Okay? So kaya andun nga sila kanina sa listahan ng mga clearly kulto. Okay? So okay, number one, may iba silang authorities. Tayo, Bible lang. Pangalawa, gusto nila blind obedience. Basta sumunod ka. Hindi naman kakamali si Pope o kaya si Muhammad o si Benihin. Okay? Mali yun. Hindi tayo gagawin yun. So, kulto yung basta mayroon silang isang tao lang, lahat susundin niya. Sinabi nun. Number three, pinapatay nila yung mga kalaban nila. Pang-apat, yun nga, yung mga malabo, ginagawa nilang doktrina. Okay? Then last, they emphasize in secret societies and special revelation from God that cannot be verified. Sa Tagalog, mayroon silang secret. Alam nyo ba,
na magiging Diyos ka, huwag mo sabihin sa kanila. Ito ang turo natin, ha, mga Mormon. Huwag mo sabihin sa kanila kasi baka mag-freak out sila eh. Pero alam mo ba, ganito ang totoo. Pero secret, ganun ba tayo? So kung alam mo na salita ng Diyos yan, papahayag mo yun sa iba. Maniwala yung iba, hindi. Pero itong mga to, katulad nga na sabi ko, yung mga Mormon, may mga shake hands pa yan, parang paternity yan. Kaya lang na-expose yan yung mga ibang mga tao, siguro naligtas. Yung loko-loko tong Diyos ito, umalis, saka in-expose. Alam yung expose, ibig sabihin, sinabi sa buong mundo na loko-loko tong mga Mormon. Kung wala pang lumabas doon, di natin malalaman. Kasi dami nilang sikretong doktrina. Amen? Ganon din yung mga sinabi ko nila sa mga Mason. Okay? Sinasabi ng mga Mason, naniniwala sila sa Diyos, pero malabong kung sinong Diyos yun. Hindi mo malabong Diyos yun. Wala silang Bible. May sarili silang mga kasulatan, pero again, napaka-secretive. Okay? Kahit basahin nyo yan sa, ganun din, sa Wikipedia, ang dami nilang sikreto. At may mga society na gusto silang palisin. Kaya dahil makapangyarihan, hindi na sila napalis. Okay? Tapos na tayo. Yan. Sige po, danong. Ilan ang langit? Sa Bible, yun tama. Okay, ang langit kasi, sa term ng Bible, tatlo. Okay? Pero obvious yun sa context. Ang langit na tinitira ng Diyos, isa lang. Pero may tinatawag sa Bible kasi na yung isa yung sky. Sabi doon, tingnan natin sa Bible. Heaven, andun yung fowls. Okay? Tingnan natin. Ay, mali. Okay, sabi si Genesis 1, siyempre kinecreate, di ba? And God said, let the waters bring forth abundantly the moving creatures that have life, and the fowl, mga maibon po yung fowl, ha? That may fly above the earth in the open firmament of heaven. Ang tanong, saan lumilipad ang ano? Ang maibon. Doon ba nakatira ang Diyos? Hindi, okay. At sabi rin dito lang saan eh, sa Genesis din. Eh. Ito na lang, sige. Sabi dito, pag tumingin ka daw sa sky, sa heaven, when thou seest the sun and the moon and the stars, even all the host of heaven. So may isang heaven naman na hindi lang mga ibon. Ano meron? Andun nakatira yung mga sun, moon, stars. Ayun yung second heaven na tinatawag. Obviously, hindi yung lumilipad yung ibon doon, di ba? So, kaya wala na iba. Yung isa na, yung sinasabi natin tirahan ng Diyos. Okay? Kaya sabi ni Paul ganito. Third heaven. Okay, may third heaven pala. In yung doon nakatira ang Diyos. Yan ang sagot. Anong tanong din? Tatlo, pero generic kasi yung heaven. Kasi pag tumingin ka sa taas, heaven na yun. Again. May question pa? Question? Wala na. Gusto yung umuwi? Sinang gusto umuwi? Ayan, sige. Wala nang tanong. Okay, sige. Let's wrap up. Okay, ano yung mga learnings natin? Summarize na natin. Maraming churches pero hindi lahat tama. Pwede nating malaman yung tama sa mali. Ito ang ating source. Siyempre, hindi mo kaya maghanap naman dito. So, hanapin mo ngayon yung tamang church. Mag-pray ka, Lord. Meron ba tunay na church dyan? Pwede ba ilagay mo ako doon? Pag hindi ka pa, wala ka pa sa church. Ganun ang prayer mo. Ganun ang prayer ko dati. Nakakita naman. Amen? Hindi ka nang pabayaan ng Diyos eh. So ngayon, maligtas ka muna. So iba, share natin kung may time kayo. Ano pa? Wala na, okay? So naka-record naman ito sa YouTube. So later, pwede nyo yung i-review. Okay, wala nang tanong? Let's pray. Lord, maraming salamat, Lord. Medyo matagal kami, but I pray, Panginoon. We pray na natutunan namin, dumiin sa aming puso, Lord. Tumimo sa aming mga puso, Lord, yung napag-aralan na, especially yung mga part, Panginoon, na
medyo komplikado, but mayroon palang paraan, Panginoon, paano na makikilala ang tunay sa mali. Tanggapin namin na may mga mali talaga, marami. But I pray na doon kami sa tama, Panginoon. Pag may mga kalituhan, magtanong kami sa inyo, ano ba sinabi niyo, Panginoon? Hindi namin kailangan mag-commit sa isang church agad-agad. But I pray na daling kami sa tama para as early as possible, kami naglilingkod na, nag-iipon ng knowledge, ang kayamanan dyan sa langit, Panginoon. So I pray na magbubong mauna sa amin. Maraming salamat sa bawat isa dito, Lord. Dali niyo pa kami ng payapari sa mga tahanan. Balik, Lord, sa mga times ng services, Thursday, Sunday, Panginoon. Kaya malulati, in Jesus' name, pray. Amen. Amen. Okay, so yun na. So, you're dismissed. Yung mga taga- happy family, okay? Bye-bye. God bless.